Good morning sa ating lahat, mga kaibigan, mga pre, mga sir. Dito naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ito'y libangan lang natin mga kaibigan. Kahatid ko lang sa mga bata, sa mga anak ko po sa eskwelahan. Kahapon po ay naikuntin ko yung tungkol sa ano, yung calcium lactate. Ito naman ngayon mga kaibigan ay parang continuation lang po ito kasi ano yun mga kasabong itong pag-usapan natin mga kasabong itong bata pa sila, kailangan natin o gusto natin yung medyo pumintab yung mga balahibo nila, not ano mga kasabong, not through shampoo or sabon, isa din yun sa makapakintab sa mga balahibo nila. Pero ang sa tingin ko po na napakaganda po na ano, makapaganda, makapagpakintab ang kanilang mga balahibo po to make it shinier, sabong yung pagkain talaga nila. Yung maganda yung binibigay mong pagkain. At saka mga kasabong, may mga ano tayo dyan, yung vitamins mga kasabong na talagang experience ko po na talagang kumikintab po yung mga balahibo nila mga kasabong. Itong sinasabi ko mga kasabong, ito yung ano, yung cod liver oil po. Itong cod liver oil mga kasabong, kung ito naman ay kung ayaw mo talaga na kahit sino naman sa atin mga kasabong, gusto natin yung napakakintab po ng mga balahibo ng ating mga laga po, talagang gusto natin yun. Pero kung ayaw nyo, kung hindi nyo naman gustong gumagamit ng cod liver oil, okay din naman yun po yun mga kasabong, kasi kumikintab naman talaga yung mga balahibo ng ano, kung ano pro iba ang pagkakintab ng kung gumagamit ka ng cod liver oil po mga kaibigan. Kasi itong cod liver oil mga kaibigan ay parang nanunood talaga sa mga balahibo ng ating mga manok po, tsaka parang magkalaman yung balahibo lang mga kasabong, parang may laman sa iba ang pagkakinta mga kaibigan. At saka yung mga paa nila dito mga kasabong talaga kumikinis po. Yung mga kaliskis nila mga kasabong kumikinis po. Iba talaga. At saka itong mga dito nila mga kasabong parang lumilinis po. Hindi ko ma-explain mga kasabong kung gaano ka-epektibo itong cod liver oil po. Ito naman cod liver oil mga kasabong. Ito'y parang ano lang po, pangpakati o pangpaalsa lang talaga ng anong tawag dyan na makapaano sa balahibo ng manok mga kasabong. Talaga naman, parang sa tao din mga kasabong. Parang gumagamit ka ng ano, yung mayra eh. Mga ganun ba mga kasabong? Pero itong cod liver oil mga kasabong dati hindi naman ako gumagamit dyan sa manok mga kasabong. Nakita ko lang doon sa kaibigan ko mga kasabong na talagang iba yung kintab ng balahibo ng manok niya mga kasabong. Kaya tinatanong ko mga kasabong kung anong ginagamit niya. Ayaw pang magsalita mga kasabong. Ayaw pang mag ano na cod liver oil lang pala. Ay nung sinabi niya sa akin mga kasabong, di siyempre, isang ano yun mga kasabong, isang grapa po, 100 tubs ba yun mga kasabong, isang ganyan po. Yun naman hindi na masyado mahal siguro mga siguro. Hindi ko na alam ngayon mga kasabong kung anong presyo yun kasi dati pa ako nakagamit nung ngayon, hindi ako magamit ng cod liver oil mga kasabong kasi ito lang naman, kunti lang manok mga kasabong. Saka maganda talaga yan mga kasabong, lalo na pag manok may sweeters po, gusto mo lang talagang pakintabin mga kasabong. Gusto mo, ano lang ba, pampapogi lang sa kanila mga kasabong, cod liver oil po. Siguro mga presyuhan dyan mga kasabong, 100 plus siguro yan. Isang ganun. Mga kasabong, kaibahan po ng ano, lalo na kung hindi mo pa pinungusan mga kasabong, yung nakatayo, yung palong niya. Ako, parang ano mga kasabong, parang pulang-pula na makinis po yung mga ano, yung dito na, yung tapay nila mga kasabong, kung hindi pa napungusan. Pero doon mo makita sa balahibo na mga kasabong, yung sinasabi ko mga kasabong na may mga laman po. Kung paano ito gamitin mga kasabong, madali lang po. Kasi ang sa akin lang mga kasabong ang paggamit ko nito, skip 2 days lang po. Example, magbigay ka ng
Pero sa gabi mo ito ibigay mo kasabong para pagtulog niya, parang malasap sa buong katawan ba mga kasabong. Sa gabi po, pagkatapos ng kumain, mga 6 o'clock mga kasabong, 7 o'clock, ipainom mo yan, kahit 6 o'clock mga kasabong. Ipainom mo yan mga kasabong. Tapos, example, Monday ka magbigay, Monday sa gabi. Skip mo niya yung Tuesday, Wednesday, Thursday ka na naman ulit magbigay mga kaibigan. Continuous lang yun mga kasabong, skip 2 days ng Monday. Skip yung Monday at Tuesday, Wednesday, tapos Thursday na naman. Pag Thursday makasabong, Friday, Saturday, skip na naman din. Sunday ka na naman painom, yun makasabong. Lalo na pag ang manok mo ay medyo kunti lang. Madali makasabong kasi hindi naman siya everyday mo ipainom makasabong. Talagang hintayin mong maano muna yung isang cup plate na paano niya ma-take ng sabong. Kailangan ipalipas muna yung ipikto noon tapos magbigay ka naman ulit. Tsaka nasa katagalan mga sabong ito, pag-aabot yung ano nila. Kaya maganda sa manok ng sabong. Ito ay experience ko. Ipinahagi ko ito kasi ito'y epektibo ko. Talagang pagpakintab ng balahibo mga sabong. Ito lang may share ko sa araw na to. Ito ay ibinahagi ko kasi kung gusto niyong manok niyo ay makintab ang mga balahibo ko, itry niyo to mga kaibigan. Kung hindi naman, okay lang din. Ito'y usapang magmamanok na po. Good morning sa ating lahat po.